What's up mga aliens? So this time, mag-review naman tayo ng isang fat bike. May nagkabi kasi sa akin ito mga aliens. No? Sabi, mag-bike check daw ako ng isang fat bike naman. Hindi lang laging MTB, gravel bike, road bike. So this time, ito na si Spunker Charles mga aliens. So alamin natin kung ano yung mayroon dito mga aliens. So like, comment, subscribe. Tama na. Alamin natin kung ano yung timbang ito, specs, and yung price. Let's go! Woo! Okay, ito na mga alien yung unang bicycle natin sa isang fat bike. Ito si Spunker Charles. So alamin natin kung anong meron dito mga alien. So simula tayo sa kanyang frame. Yung frame nito mga alien is alloy 6661 yung ginamit dito. Nasa kanyang top tube yung kanyang mismong model, yung Charles. Sa taas, napakasimpleng design lang mga alien. Para siyang may plastic cover sa loob, yung pagka-glossy niya dito. And meron dito yung nakalagay, riding without a helmet is something. Ayan, medyo mahaba-haba yan. Sa kanyang down tube, nandito yung kanyang ICL mga alien. Sa kabila, left side wala siyang buta, sa right side meron. Yung kanyang disc brake caliper sa likod is nasa kanyang baba. Ito yung ECM niya. Yung head tube naman ito mga alien is a straight tube lang to. And hindi siya makinis mga alien, meron siyang memory sa PSFD dito. Yung size nga pala ng binabajik natin, size 16. Dito naman yung BB shell na medyo mahaba. Ayan. So medyo mahaba yung kanyang BB shell dito, malamang sa malamang yung BB nito. Is a seal bearing na rin mga alien. Yung ano naman niya dito, tingnan natin, may alloy na rin. 6061 yung ginamit, BCD is 104, 34 teeth. Yung chain na ginamit niya, parang standard lang siya. Ayan. At tech power pala. Tech PWM nakalagay dyan. Ito is a square taper pa, Spunker. 165mm yung kanyang haba dito. Yung RD dumaan sa ilalim, the usual. Sa kanyang chainstay, nandito yung kanyang mismong brand. Charles! Yung kanyang RD naman, is a Senza. MX-8, maliit lang yung kanyang pulley dito. And tignan natin yung kanyang ano dito, yung cogs niya. Is a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H speed, ginamit sa kanya, is a Sugek 11. Malamang sa malamang, 32 lang to. Yung mga ganito, mga alien. Ayan. 40 pala. 40 teeth pala. Ito yung 34. Ito yung 40 teeth. So, H speed 11, 40 teeth. Yung apps na ginamit sa kanya, alin na rin mga alien. Bilangan natin mga alien yung kanyang rims na dito, yung hose niya. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 38. 32 hose din siya dito mga alien. Tsaka maliit lang siya. Ang ano sa kanya, parang kabilaan siya. Ayan, dalawa-dalawa dito. Ayan, yung ginamit sa kanya dito. Yung gulong naman na ginamit sa kanya is compass. Ang gulong na di kaniligaw. Ang size, syempre, the usual, 26 by 4.0. Malaki-laki yan, mga alien. Wala siyang lagayan ng bike rack dito. Pero meron siyang lagayan ng anti-traffic system or fender sa likod. Ito yung 4.0, malaki-laki yan, mga alien. Pag fat bike talaga, is ganyang kalaki yung kanilang mga gulong. Sa likod, 160mm rotor, 6 bolts, the usual. And QR, yung kanyang dapat ng kanyang frame dito. Ito yung kanyang post mount. Yung kanyang ano naman dito, tignan natin. Parang bakal pa to. Feeling ko 27.2 lang to. Ayan. 27.2. Nasa 250 ang haba nito mga alien. To 200 lang siguro to. Ayan. Tignan natin kung alloy o bakal yung kanyang seat post. Spunker na rin. Bakal yung kanyang seat post mga alien. And ito is hard plastic. May kasamang bakal sa loob to. Ball bearing pa itong kanyang stock pedals. And dito bakal syempre. Ito yung nilalos thread pag nagtagal. Pero pagin nyo muna mga alien. Railings the usual bakal. Yung kanyang saddle dito, spangkam na rin yung ginamit. Malambot-lambot na rin mga alien. Ito na tayo sa kanyang fork. Yung fork na is alloy na rin mga alien. Spangkam na rin yung ginamit. Siyempre, same dun sa likod. Seal bearing, alloy na rin. 32 holes. And naka-compass na rin to. 26.4.0. Sa unahan, 160mm rotor, 6 bolts. And siyempre, the usual QR. Dito naman, parang naka short stem lang sa dito. Parang 30mm lang to. Para siya naka upright dyan. Para siya naka rise. And yung kanyang ito mga alien is silver na rin. Yung kanyang headset is pangkaroon na rin mga alien alloy yung kanyang handle bar dito. And malambot-lambot na rin yung kanyang handle grip. Dalawa yung tornillo and syempre yung brake na ginamit is a Sib Seamers. Alloy yung kanyang brake lever. Sib Seamers, naka dual piston pa lang to. And H-speed. Ayan. So, naka 1x8 to mga alien. Ngayon, alamin natin yung timbang ito. Medyo challenging to mga alien. Mabigat to mga alien. Tingnan natin kung kaya natin timbangin si Spunker Charles. Let's go! Okay, timbangan time is Spunker Charles in 3, 2, 1. Yun!
May kabigatan. Diyos niyo, Marimar. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Ayan. 16.26 kilogram. So ano masabi niya mga alien? Siguro ganyan talaga yung weight ng mga fat bike, no? Siguro nang pabigat dito, syempre, yung kanilang gulong. Kaya umabot ng 16.26 kilogram. Although wala siya mga bakal na part, no? Ayan. Alo health stat sa kanya. Yung weight niya is 16.26 kilogram. Okay mga alien. So yan yung timbang niya. 16.26 kilogram. Ulo mo 17. Dahil siguro doon sa kanyang laki ng gulong, no? The usual na yan. Magulat ka kung maging 13 to 14 kilogram lang to mga alien. Siguro ganun talaga yung timbang ng mga fat bike. Ito is nakuhaan by H-Speed na rin mga alien. Wala tayo nakitang bakal sa kanya. Ito lang pala yung bakal sa kanya. Tsaka ito. Ayan. Palitan na lang yung seat post mga alien. 27.2. Ito itong stock pedals niya. Siguro mas gagaan pa to mga alien. Comment na below mga alien ha. Kung naka-fat bike kayo. Masarap ba siya pang long ride? Para pang short ride ba? Saan nyo ginagamit yung fat bike yung mga alien? Dati kasi, meron tayong tawapang sinamahan na naka-fat bike. Ang nangyari, umulan, bumaha, yung baha umabot dito mga alien. Ang nangyari sa fat bike niya, lagi salvavida. Downside talaga dito sa mga ganito na itong fat bike is kapag bumaha, ang hirap niyang ipedal dahil ang laki ng gulong niya. Parang inaanod mga alien yung gulong nito. Pero overall naman, siguro naman, may mga nakikita ako na ganito, mga nagulong ride, mapupunta ng Tagaytay. May mga isang timpang nagpa-patpek na ganito eh, no? Mamunog ako. Ayan. So ano masama niyo mga alien? Sa Spunker Charles. Ayan. Ang presyo dito, kahit unang bikes mga alien, is tumatanginting na 14,500 pesos. So ano masama niyo mga alien? Okay na ba sa inyo yung 14,500 pesos? Para dito, guys, Spunker Charles na nakuha by 8 feet, 16.26 kilogram yung kanyang bigat. Comment down below mga alien. Okay mga alien, sana yung biking natin dito kay Spunker Charles na fat bike. So comment down below kung parang sa inyo, okay na ba yung specs sa price niya. So like, comment, subscribe mga alien. So be it, I love you, signing out. Woo!